Ika-28 ng Hulyo, ika-17 linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Isang araw, nananalangin si Jesus sa isang lugar at pagkatapos niya'y sinabi sa kanya ng isa sa kanyang mga alagad, "Panginoon, turuan mo kaming manalangin kung paanong tinuruan ni Juan ang kanyang mga alagad." At sinabi ni Jesus sa kanila, "Kung mananalangin kayo, sabihin niyo, Ama, sambahin ang ngalan mo, dumating ang kaharian mo, bigyan mo kami araw-araw ng pagkaing kailangan namin. Patawarin mo kami sa aming mga sala, tingnan mo't pinatatawad din namin ang lahat ng may utang sa amin. At huwag mo kaming dalhin sa tukso." Sinabi rin sa kanila ni Jesus, "Ipalagay nating may kaibigan ng isa sa inyo at pinuntahan mo siya sa hating gabi at sinabi, 'Kaibigan, pairam nga ng 3 pirasong tinapay dahil kararating lang mula sa biyahe ng isa kong kaibigan at wala akong maihain sa kanya.' At sasagutin ka siguro ng nasa loob, 'Huwag mo na akong gambalain, nakatrangka na ang pinto at nakahiga na kami ng mga bata. Hindi na ako maaaring tumayo para bigyan ka.' Sinasabi ko sa inyo, kung hindi man siya bumangon para magbigay dahil sa pakikipagkaibigan, babangon pa rin siya at ibibigay sa iyo ang lahat mong kailangan dahil sa pagpupumilit sa kanya. Kaya sinasabi ko sa inyo, humingi at kayo'y bibigyan. Maghanap at matatagpuan niyo. Kumatok at bubuksan ang pinto para sa inyo. Talagang ang tumatanggap ang humihingi. Nakakatagpo ang naghahanap at pinagbubuksan ang kumakatok. Sino sa inyo ang amang magbibigay ng ahas sa kanyang anak kung isda at hindi ahas ang hinihingi nito? Sino ang magbibigay ng alakdan kung itlog ang hinihingi? Kaya kung kayo mang masasamay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang Ama mula sa langit? Tiyak na ibibigay niya ang banal na espiritu sa mga hihingi sa kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, humingi, maghanap at kumatok. Nahabag si Abraham sa kanyang mga kababayan at 6 na ulit siyang nakiusap sa Diyos at sa bawat pagkakataon, positibo ang naging sagot ng Diyos kay Abraham. Ayon sa Panginoon, hindi niya lilipulin ang Sodom kung makakatagpo siya ng kahit 10 mabubuting nilalang sa lungsod. Maaari nating itanong kay Abraham, bakit ka tumigil sa pakikiusap sa Diyos? Bakit huminto ka sa 10? Hindi naman nayayamot ang Diyos. Patuloy pa nga siyang nagbibigay. Ikaw, Abraham, ang tumigil sa paghingi at sa pakikiusap. Sa pagdiriwang natin ng Linggo ng Pagmimisyon ng mga Pilipino, magandang gunitain ang katauhan ni Abraham. Alam niya na laghanap ang kasamaan sa Sodom, ngunit hindi niya akalaing aabot na iyon sa sukdulan. Masakit para sa kanya ang aminin na hindi niya lubos na kilala ang kanyang sariling bayan. Hindi rin niya lubos na kilala ang Panginoon sapagkat naglagay si Abraham sa hangganan ng pagpapatawad ng Diyos. Sa dakong huli, ang mga kasalanan ng mga taga-Sodom ang nagbulid sa kanila sa kamatayan. Ang Linggo ng Pagmimisyon ng mga Pilipino ay isang okasyon para magbalik-tanaw sa katapatan ng Diyos sa mga misyonerong Pilipino na nasa iba't ibang panig ng mundo. Nangunguna sa pagdiriwang sa araw na ito ang Mission Society of the Philippines o MSP
ang unang grupo ng mga misyonerong pari na tinipon ng mga obispong Pilipino noong 1965 para ibahagi ang biyaya ng pananampalataya sa mga tao sa Asia at sa iba pang dako ng daigdig. Mayroong 72 Pilipinong paring misyonero ang kasalukuyang nakadestino sa mga bansa sa 5 kontinente gaya ng Japan, Thailand, South Korea, Estados Unidos, Australia, Holland at England. Tinuturuan tayo ni Jesus na maging matiyaga sa pananalangin habang itinatalaga natin ang ating buhay sa pagmimisyon. Huwag nating lagyan ng hangganan ang maaaring gawin ng Diyos sa pamamagitan natin. Kailangan nating patuloy na humingi sa Diyos sapagkat walang sawa siyang nagbibigay. Kung humahantong sa pagkabigo ang ating mga pagpupunyagi, hinihimok tayo ni Jesus na huwag masiraan ang loob. Humingi, maghanap, kumatok sa makatwid. Ito ang sinasabi sa atin ni Jesus. Tungkol ito sa akin, hindi tungkol sa iyo. Maraming mga Pilipinong nagtatrabaho sa ibang bansa ang mistulang naging misyonero rin sa pamamagitan ng maganda nilang halimbawa ng pagiging madasalin at tapat sa kinagisnang pananampalatayang Katoliko. Ipanalangin natin sila at mga mahal nila sa buhay na naiwan nila dito sa ating bayan. Umasa tayong iingatan sila lagi ng Diyos at pagpapalain ng mabubuting bagay sa lahat ng oras.